Hello mga Bex, kamusta? So ayan, pahinga muna ako dito. Ay, galing ako school ni Beb. So, kauwi ko lang. Kasi bago kami umuwi, chine-check muna namin. Hindi lang pala ako, kasama yung si presidente namin. Chine-check yung CR kung may tubig. Magdidilig ng halaman doon. Siyempre, wala namang ibang magdidilig. So ayan. Nakaka-uwi ako dito sa bahay ng 7:30. Hindi na muna ako namalengke ngayon kasi tinatamad ako magluto. Parang gusto ko magpahinga lang. Kasi yung ikukwento ko sa inyo yung experience namin nung Friday, mga Bex. Kung tawag dito, friend ko kayo sa FB, nagpo-post ako doon ng mga story. So, ayan na nga. Friday, si Princess may sakit, inuubo na siya, sinipon muna siya, then inuubo. So, nung Friday, hindi pa naman siya ganun kalala. I mean, okay pa, kaya niya pa. Then, nung gabi na, ayun, medyo nahihirapan na siyang huminga. Mabilis na yung hinga niya. Alam niyo yun, yung parang hinihika na talaga siya. And then, nung Saturday ng madaling araw, pagkaalis ni Daddy ng mga 5 yata si Daddy umalis, di ko natanda kasi talagang di ako nakatulog ng buong magdamag ng Friday, ng Saturday, kasi talaga inaabangan ko, tinitingnan ko talaga yung hinga niya, tinitingnan ko yung bilis ng ganun. So, hindi talaga ako nakatulog. And then, nung Sabado nga ng maga, ayun, hirap na hirap na siya. Alam niyo yung naluluha na siya. Tapos, namumutla na yung bibig niya. Tapos, mga bandang 6 yun na nagsabi siya sa akin na, Mami, hindi ko na kaya. Hindi na talaga ako makahinga. Alam mo yung hindi mo alam yung gagawin mo na yung paa mo hindi makalakad, yung paa mo hindi mahihakbang, natataranta, na ewan, hindi ko alam kung anong gagawin. Nabablangko ako na imbis na, basta nabablangko talaga ako. Tapos, ang naisip ko na lang na itatakbo ko siya sa ospital, pero hindi ko alam kung paano ko siya dadalhin doon. Alam mo yun? Wala. As in, wala talaga ako maisip na maayos nung time na yon. Tapos ang ginawa ko, nagbihis ako. Habang nagbibihis ako talaga, ito mga Bexa, sasabi ko sa inyo, habang nagbibihis ako, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, mahina ako sa ganitong klase. I mean, hindi ko kaya yung ganito, hindi ko kaya mag-isa, natataranta ako, ganyan-ganyan. Mahina ako sa ganitong klase. Ang kailangan ko lang, bigyan mo ko ng lakas ng loob, bigyan mo ko ng tibay ng dibdib na magawa ko to mag-isa, kakayanin ko mag-isa, ganun. Tapos, yung habang nagbibihis ako, yung dito kasi ang nagbibihis sa kabilang kwarto, paglabas kong ganun, dumaan yung kapitbahay namin, narinig niya doon si Princess na umuubo. Kasi Princess umiiyak-iyak na, gumagano na siya kasi hindi na nga daw siya makahinga. Tapos, edi, yun na nga, tapos sabi sa akin ng kapitbahay, Ma, ano nangyari kay Princess? Sabi ko, ano te, inuubo siya, grabe yung ubo niya. Tapos nga, hindi na daw siya makahinga, ganyan-ganyan. Tapos sabi ng kapitbahay ko, nebulizer mo muna, papahiramin kita ng nebulizer, sabi niya ganun. So, tapos sabi niya, pupunta ako ng palengke, baka, sabi niya, pupunta akong palengke, pabili ka na ng Nebul kasi para mapausukan mo na. Kasi kung dadali mo siya sa ospital, ganun din ang gagawin. Ipapanebul din siya. So, dito palang inebul mo na. So, yun. So, sabi ko kay Lord, grabe, ang bilis ng proseso, ang bilis ng na-response mo. Nagpadala ka kaagad ng instrumento mo para may makatulong sa akin. So, ayun na nga. Nung pagdating ni Ate Tere, naghiram kami ng nebulizer. Tapos, inebul ko siya. Tapos, yun, kahit papano, nung after na nakapagpausok na siya, sabi niya medyo gumaan na daw yung pakiramdam niya, medyo naimasmasa na siya, tapos nawala na yung pagluluha ng mata niya. Tapos sabi ko, habang ninebule ko siya, sabi ko, Lord, isa pang healing Lord, sabi ko, pagalingin mo naman na si Princess. Ayoko nakikitang ganito yung anak ko. Naiyak na ako, pero pinipigilan ko kasi ayokong makita ako ni Princess na umiyak, na nanghihinaan ako ng loob kasi baka umiyak din siya, lalo na umiyak, na manghihinaan din siya kasi sinasabi niya sa akin na, Mami, kakayanin ko to. Gumaganon siya sa kasabi ko. Sa isip-isip ko, Diyos ko, nakayanin. Hindi ako sumasagot, ano ka ba, nak? Ang ganyan, gumaganon lang ako sa kanya. Pero sinasabi ko sa isip ko, kayanin mo, kasi si Mami hindi na kaya. Ano, may naiiyak na ako, kasi nakikita ko yung anak ko, nahihirapan talaga. Hindi ko,
Alam nyo guys, ganun pala talaga yung eksena na kapag natataranta ka, may mga tao na pag natataranta, alert pa rin yung utak. Ako baliktad. Pag natataranta ako, hindi ko na alam yung gagawin. So, pangit pala talagang ganun. So, kailangan ko palang i-relax talaga yung sarili ko na ano. Kasi kapag ganito, oh, kapag naka-relax ako, alam na alam ko yung mga dapat gawin, alam na alam ko yung mga next kong gagawin. Pero pag natataranta pala ako, mapangit pala ako mataranta kasi hindi ko talaga alam yung gagawin ko, promise. Hindi ko alam ang gagawin. Ay, kaya yung experience na yun mga Bex, sobrang doon ko naisip na talagang napaka-powerful ng prayer. I know ha, napaka-OA ko sa acting ko na ganito, or I mean napaka-OA ko siguro kung kasi ngayon ko lang na-experience ulit si Princess na inatake ng ganon. Kasi last na nakita ko na ganon or nalaman ko na ganon si Princess, 5 years old yata siya. Tsaka hindi ako mismo ang nag-attain sa kanya, hindi ako mismo yung nandun, hindi na mama ko tsaka kapatid ko na sinasabi nila na hinihika si Princess, inatake ng ganon ganon. And nung ngayon kasi ako lang talaga mag-isa, wala si Daddy Chris, as in ako lang talaga mag-isa. Kaya hindi ko alam kung paano yung gagawin ko kung if ever man na may nangyari kay Princess. Ewan ko. Tapos yung time na yun guys, na hirap na siyang huminga. Gustong gusto niyang humiga dito sa dibdib ko kasi gusto niya maramdaman yung siguro pag-pump ng dibdib ko. Kasi nawang-awa ako kay Princess. Nakwento ko nga kay Press yung sa presidente namin sa school. Sabi niya, buti hindi nag-collapse si Princess. Kasi kapag may mga ganun, nahirapan na huminga. Kasi may ano na, may tunog na. May ganun na yung hinga niya. Parang na siya may pusa sa ilalim ng dibdib niya. Tapos sabi niya, sabi ni Press, ano na daw yun. Yung hirap na daw yung puso niya huminga. So sabi ko, la, sabi ko siguro talagang napakatapang lang ng anak ko na kinaya niya talaga yun. Kung hindi siguro yung ibang batang mahina-hina yun, siguro talagang bumigay na yun. Pasalamat lang ako na mana ni Princess yung ganong katapangan na kapag may sakit, talaga nilalabanan ko rin. Kasi ayoko yung ano, pero kung makikita niyo na si Princess talaga, hindi, syempre hindi ko na magawa mag-video, na natataranta na ako, di ba? Unahin ko pa ba yun? Kung makikita nyo lang si Princess, kung nakita nyo lang talaga si Princess, alam mo yung ganun siya, Mami, di ko na kaya. Kumakano na siya, guys. Sin talaga, no, Diyos ko, Lord. Sabi ko, ang dami ko na tinawag, Diyos ko. Tulungan nyo ako. Hindi ko na kaya to. Paano gagawin ko? Talagang, pag ganun-ganun ako, alam nyo yun. Taranta, taranta blues talaga. Ay, nako. Kaya doon sa mga nanay, sa mga parents na yung kagaya niya, may mga sakit ang anak ninyo, tas kayo lang mag-isa sa bahay, o kayo lang ang nasa bahay, kalmahin niyo yung sarili niyo para makapag-isip kayo ng maayos. Ay, sa mga sanasa, sa mga nagsasabi na may gano'n na palang issue si Princess, I mean, may gano'n na palang problema si Princess noon, dati ka nag-stuck ng nebula, or hindi ka, wala ka nebulizer. Sa totoo lang, may nebulizer kami, guys. Kaso lang sa tagal ng panahon na alam ko hindi naman na siya inaatake or hindi na siya nahika ulit ng ganon, eh na hindi ko alam kung nasaan na yun. Nahiram siguro yun na hindi ko na kinuha, nakalimutan ko na. Basta kumpleto kami noon dahil nga maliit pa lang yan si Princess, nakitaan na yan siya na may ganon siya. Pero hindi noon malala, hindi ganon kalala na kagaya nung Saturday talaga. So ngayon bibili na naman ako ng nebulizer, pero may nakita ako online na ano, yung portable ba tawag doon, yung nahahawakan na siya tapos gaganon, yun ang bibilin ko kasi para kahit bumiyahe kami, bitbit ko yun. Sus ko, kailangan kong bitbitin na, kailangan kong mayroon na talagang ganon, tsaka mag-i-stock na ako ng gamot na ganon kasi para pag inubo na naman siya ng ganong klaseng ubo, may naka-ready na ako, hindi na ako matatakot. Pero nag-first aid ako mga Bex. Nung madaling araw ng Sabado, nung hindi na talaga siya makatulog, hirap na siya, ang ginawa ko sa kanya, nag-first aid ako, yung tubig, nagpakulo ako ng tubig, nilagyan ko ng asin. So nagpakulo ako, tapos nung kumulo na, binuksan ko yung takip. Yung usok nun, pinalanghap ko sa kanya ng pinalanghap. So kahit papano, na ano siya, na himas-masan siya ng onte, pero syempre first aid lang yun, hindi talaga yun yung gamot. Kaya nung mga bandang 6 o'clock bumalik na naman,
So, mga ano yun, yung mga 4, 3 or 4 a.m. ko ginawa yun sa kanya na naisip ko. Bigla yung sinabi ng mama na, mama ko na gawin, ganun ang gawin ko. So, yun, ginawa ko nga sa kanya. Tapos, nung mga 6 o'clock, bumalik na naman, hirap na naman siya. So, syempre, ano lang yun, first aid lang yun. Hindi talaga yun yung gamot niya. Kaya, babalik talaga, atakihin talaga siya. So, ayun mga Bex, ayun mga sa mga parents dyan. Ako talaga lesson learned ko na sus, kailangan ko talaga may mga ganun na mga first aid dito. So, takot pa man din akong pumunta ng ospital. Kaya yun siguro yung iniisip ko na hindi ko alam kung tatakbo ko ba ng ospital si Princess or what. Ganun. Experience. Pero ngayon mga Bex, okay na si Princess. Maluwag na yung ubo niya. May ubo pa rin siya pero hindi na ganun ka lala. I mean, naputok-putok pa. May plema pa siya pero okay na yung paghinga niya. Normal na ulit. Maayos na yung tulog niya kanina. Kaya pumasok na siya ngayon. So, ayun.